natin simulan ang trial natin ngayon, pagtahi. May mga kailangan lang tayong gamit na kinakailangan bago mag-ayos ng tatahiin, ng telang itatahi. So, ayan. Ayoko na patagalin pa to. Sabihin ko na. So, kailangan natin itong color orange na chalk ang tawag dito. Ano ba yun? Medyo maano na kasi siya. Hindi na malinaw. So, ayan. Kahit saan na ano, na store, parang nakabili na ganito sa mga ano ba yun? School supply. Meron yata nito. Tapos, ito naman needles. Ganyan. Eh, huwag natin kalimutan ang torsido. Extra sinulid. Palagi ko na lang nakakalimutan. Sinulid pala to. Tela na hindi ko na ginamit, na galing sa mga pinagupitan kong damit. Ito na lang yung gagamitin ko pang ano ko sa inyo, pang demo kung paano to sisimula. At habang nandito na yung tela, dito sa may parteng baba ay sa taas, ito na lang yung gagamitin natin. Kasi kailangan dapat kapag nagtatahi is walang mga ganito. Yung mga may ganitong sobra. Kasi kapag hindi natin to tinupi o kaya tinahi, natatanggal siya tapos nasisira yung damit niya. Ganito. O, nagkakaganyan-ganyan. Eh, diba? Pangit tignan kapag may ganyan. So, eto na. Lalagay ko na siya sa baba. Kapag nalagay mo na sa baba, katulad niyan, may dati na siyang ano, tupi, pwede mo na yan sundin. Pero dapat, ano, maayos ang pagkakasunod niya dito sa tela para hindi pangit tignan. O ganyan na nga, may unang tupi, pangalawang tupi para mas matago yung mga ganyan gupit na hindi maayos. Ganito. O, diba? Kapag pantay na siya, okay na. Dito mo nagagamitin to. Dito dapat sa may unang ano na to, part na to. Dapat ma-secure na yan kasi para kapag unang ano mo pa lang, salang sa makina, is maayos na. So, ganyan na. Tapos, yan, dapat sunod-sunod na yan. Dapat talagyan ng pagitan dito na susunod. Nalagyan itong karayom. So ayan. Dapat eto munang dalawang sinulid, lalagay ko na dyan sa likod. Para kapag nilagay ko na tong tela, eh hindi na siya makasagabal dito sa may unahan. Bago pala simulan, wag kakalimutan itong may violet na may hawakan dyan. Ibababa yan para maano talaga dito yung tela. Okay na. Ganyan na siya. Napasok ko na. Then, ang susunod na, eto na yung pedal. Pwede din kasi siyang ganito. Dapat pwede mo siyang hawakan. Mas lalo na maiksi yung wire.
ito, ayan, hanggang dun na magtatapos ang ating first way sa pagtatahi dito sa mini sewing machine. Medyo ano siya eh, parang manual, mano-mano na pagtahi kasi may pagka foot pedal din siya. Pero hindi na, malaki ang pagkakaiba niya dun sa makina talaga na may sapa, may ganyan-ganyan pa. Kung naabutan nyo pa yun sa mga lola nyo. Ako kasi, sa lola ko meron pang ganun, kaya nakikita ko pa siya kapag nagtatahi na ganun ang gamit niya. Pero kapag ganito naman, ang convenience niya is less sa ingay, and then kapag sa kwarto, pwede mo din siya gawin, pwede mo dalhin kahit taan, basta may ano lang siya, may pagsasaksakan ka lang ng ano niya, ng adaptor. Ito yung advantage niya. Pero kapag yung makinang malaki, hindi mo pwedeng dalhin yun kahit saan. Mas lalo na mabigat yun. So, punta na tayo sa second clip para sa second way nito sewing machine. Mas ano yun, mas automatic na siya. Harap ko ulit sa inyo yung makina kasi may kailangan akong sabihin. At sa ngayon, tatanggalin ko na yung para sa foot pedal na ano, sinaksak ko. Ayan, dito siya. Tapos, eto naman dalawang ano dito sa may ano, sa may gilid. Eto yung ginagamit para sa ano, napaka-automatic talaga. Eto lang pala, eto pala yung speed control niya. Eto kasi yung high, tapos may low na speed control. Tapos eto naman yung switch para sa on and off na automatic. Yung hindi mo na kailangan gumamit ng foot pedal. So ayan. Pwede na tayong kahit hindi ka na mag-top, kahit hindi ko na itope, basta ipapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung automatic. So ayan. Unang pakalagay ng tela, dapat ibababa na naman. Huwag na huwag kakalimutan. Tapos, medyo i-check kung okay na dito, yung sinulid siya, dito kung okay na, yan, lahat. Kung lahat yan nasa tamang lagay. And then, okay na, ganyan na. Tapos, ibababa niya na para maka-flap na siya dyan, dito sa baba. Tapos, pindutin lang tong switch na to. Naka-on and off. Tignan nyo kung alin ang mas maayos na tahi kesa sa second way na tahi. Eh, diba? Eto sa unang linya, dire-diretso siya, straight ang pagkakatahi. Dito naman sa baba, may pababa, may pataas, may napaka-sikip na dito. Kasi napakahirap niya talagang kontrolin kapag dire-diretso. Pwede mo naman siya i-on and off. Bago niyo to ibalik dun sa box, kasi kapag tapos na kayo magtahi, kailangan tanggalin na muna lahat ng mga nakasaksak. Kasi bawal siyang ilagay dito sa box ng basta-basta lang. Mas lalo na kailangan dapat may pag-iingat sa mga katulad ng mga gamit na to. Kasi baka madali masira, alam niyo na. Mas lalo na may pagkakamahal. So, ayan. Dito din sa may part na to, kailangan ibaba. Dapat nakatago yan dalawa. Kasi sa box, dapat maayos na maayos. Tapos, yung sa cord, dito sa may adapter, dapat hindi masyadong nakaroll ang mga wire kasi madaling masira yan. Mas lalo na nga sa charger sa cellphone, dapat bawal din mga sobrang roll na masyado kasi nasisira. Napuputol yung mga copper na nasa loob. Ayan na. Huwag masyadong i-roll ha. Basta yung tama lang na kapag ano na. Okay na yan. Yan. Dapat dyan siya ilagay kasi sa loob niyan may styro pa siya.
Ay, pakatapos na. And that is my video for today. And sana may natutunan kayo, or kaya kung may mga hindi pa kayo nalilinawan, you can ask me. Pumunta kayo sa FB page ko and mag-message kayo doon kung may hindi kayo na hindi malinaw ang pagkakasabi ko, or kaya hindi kayo naintindihan. Try to contact me, or kaya magtanong kayo sa comment section kung ano gusto nyong itanong. And then, kung na-enjoy nyo to, don't forget to like and subscribe nyo na yan. Ayan lang. Bye-bye!